Hello guys, in this video, ipapakita ko kung paano ko ginagawa ang aking homemade tinapa. So, ito, this is 2 kilos of galunggong, round scad in English. Nabili ko po ito sa Asian shop at wala na po siyang hasang at wala na rin po ang kanyang mga lamang loob. So, ang gagawin po natin dyan is we're going to wash them. Kailangan po natin siyang hugasan ng maigi at ibababad po natin siya sa brine solution. Okay guys, second step sa ating paggawa ng homemade tinapa is that i-blanch natin ang ating isda sa mainit na tubig. So blanch lang, ang palatandaan if okay na is magiging yung mata ng isda is magiging white. So, ito, nahango ko na siya sa brine solution. Now, it's ready para po dip natin sa ating kumukulubig. Ayan, so wait until yung mata ng isda is magputi. Ang itsura. So, yan ang itsura ng ating galunggong pag na-blanch na po. Huwag po natin i-overcook, sandali lang po yan. Yan po ang palatandaan, puti na po yung mga mata. So, after po ma-blanch is papatuyuin po natin before siya pausukan. Kaya, ang pagtitinapa po on my way is napaka mabusisi dahil ang dami po niyang steps. No? So, hindi pa ito matatapos sa pag-blanch sa mainit na tubig. Bukas po pausukan ko na po sila. And it's challenging dahil ang hirap po magpausok. Kaya hindi po nakakapagtaka if ibebenta ko po ito is masyado pong mahal. So yan, part 4 ng ating homemade tinapa making. Pababagain natin ang ulin. At pag may baga na, then kailangan ng takpan para pausukan yung mga isda. Ayan, nakasalag na ang mga isda. At ngayon ay tatakpan na natin siya. Uusok lang ang kailangan. Hayaan na natin siyang umusok na umusok sa loob. So, ayan. Nakakagawa na po tayo ng tinapa. Medyo hindi maganda ang panahon pero kailangan po na pong gawin yung tinapa. Ayan. Kaya sabi ko, challenging ang magpausok dahil mausok talaga siya. I had tried the other methods of making tinapa, pero ito yung the best way para sa akin. Mas masarap siya kaysa dun sa mga ibang method like yung may smoker or yung nabibili lang sa grocery na parang ano lang siya, once lang nagagamitin na smoker. Pero ito yung the best na paraan para gumawa ng homemade tinapa. Mas masarap siya. Ayan, ready na yung iba nating tinapa. Pag ganyan na ang kulay, wala pong food coloring yan. So, natural lang po yan. Pag nag-smoke ng ano isda. Wala pong food coloring. Ayan, our finished product. Tatlo pa lang nagagawa ko in 1 hour na pag-uusok. Kaya ang hirap-hirap po talaga ng method na to. Pero I guarantee you masarap yung, ano niya, yung lasa ng isda pag sa ganitong paraan po ng pagtitinapa. Okay, so I hope nagustuhan ninyo ang aking video on how to make homemade tinapa.